Kapamilya Noontime Show na It's Showtime, ipinatawag ng MTRCB ang latest na kaganapan, tingnan ng mga detalye. Ang It's Showtime ay pinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB upang tumistigo matapos makatanggap ng mga reklamo hinggil sa nakababahalang eksena o manon na nagpapakita ng di umano'y di maayos ng mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Ang MTRCB ay ang pinangungunahan ni Jorella Lala Soto Antonio ay naglabas ng notice to appear and testify sa mga producer ng Noontime Show nitong Lunes, July 31, kaugnay ng mga kilos ng celebrity couple na sa isip bata segment sa kanilang episode nitong July 25. Ang nasabing eksena o mano ay ayon sa violation of Section 3, Presidential Decree No. 1986. Nakaschedule ang hearing sa MTRCB ngayong araw July 31, 10 a.m. sa MTRCB office sa Timog Avenue sa Quezon City. Sa pinag-uusapang bahagi, ipinakita sa video sa YouTube ng ABS-CBN Entertainment ang masayang sandali ni Vice Ganda at Ayon Perez kung saan inalok ng huli ang icing ng cake sa kanyang kasintahan gamit ang kanyang daliri. Tumugon naman ang star ng Private Benjamin na si Vice Ganda na may ngiti sa ginawa sa kanyang kasintahan. Kumuha siya ng icing mula sa daliri ni Ayon at kinain ito. Ayon sa press release ng MTRCB ay sinabi na, MTRCB, it's showtime called to testify in July 31, 2023. The Movie and Television Review and Classification Board issued a notice to appear and testify to the producers of the noontime variety show It's Showtime over complaints concerning scenes that portrayed alleged by host Vice Ganda and Ayon Perez during the variety show's Isip Bata segment which aired last 25 July 2023 on channels GTV and A2C, DZOZ, DZOE 11. We assured the public that the MTRCB acts timely on any complaints, big or small, without any distinction, raised before it's subject to the observance of due process. Said scene is in violation of Section 3, Presidential Decree No. 1986. The hearing date is scheduled on July 31, 2023, 10 a.m. at the MTRCB office in Timog Avenue, Quezon City. The couple's interaction caught the attention of internet personality Redon Labrador, who pointed out that their moment was out of line. Na-repost na rin doon Labrador ang isang video clip mula sa episode ng Itchotem nitong nakaraan sa segment ng Isip Bata. Sa video, makikita nga kung paano kumain sina Vice at Ayon ng icing cake sa kanilang mga daliri habang nasa harap ng mga batang sina Argus at Kulot. Dahil dito'y umalma si Rendon. Matatandaan na nito nga lamang ay nag-post sa kanyang social media si Vice Ganda at tila may pinatatamaan ito. Ang buong creative post ni Vice Ganda ay sinabi kung ano-ano talaga ang pinapasok at ginagawa ng ilang tao para lang sumikat. Yung kahit magpa-toxic ka, karirin nila basta makaabot ng relevance. How pathetic? Ang sad, it's not mattering. Hindi naman tinukoy ni Vice kung sino ang kanyang pinatatamaan dito. Anong yung komento kaugnay sa isyong ito? Shoutout tayo kina Slapshot Masinda Di Miguel, kay Gloria Tortuga at kay Lilia De La Paz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.